one or two, only one five dollars. A lovely lady today. Lovely day today is Thursday. Ayan guys, no, andito ngayon tayo, naglalakad tayo ngayon sa ating fishpan. So tour ko lang kayo at magpipili ngayon tayo ng ating mga alagang isda. So ayan, para ano, para ma-select naman natin at maghiwalay natin yung magkakaparehong sizes, no. So ayan, samahan nyo ako guys ngayon at magpipili tayo ng ating mga alagang grouper dito sa ating fish pan pay, ano, pan cement. Kasi yung fish pan natin is sa mga sunod na araw is pipiliin din natin. Huling tayo, huli tayo. So ngayon, dito muna tayo sa pan cement. Ubusin natin. Then pag natapos, punta tayo sa may pan, sa ano natin, fish pan natin, sa mud pan. So ayan guys, no, dito na ako sa ano, office. So ayan guys yung ating ano, ating fish pan. Ayan ang ating reservoir. So paano guys, no? Mamaya samahan niyo ako at pipili tayo ng isda. Everything's
a mess, it's plain to see. Ayan, naka-ready na nga yung ating mga panghuli ng isda. Ayan, binawasan na rin natin yung tubig. Gawa ng para madali nating mahuli yung mga isda. So maya-maya, ibibigyan natin ng pampatulog yung mga isda para madali na silang hulihin. Ayan, ang ating kasama. Chine-check yung mga paglalagay natin. So ayan, maglalagay na siya ng pampapatulog. At nabigyan niya na kanina ng isang pampatulog yan. Ganyan, pinapatulog natin yung isda para hindi ma-stress sila pag pinili natin, sinelect natin sila sa bawat mga kanilang selection. Ayan, tumalo na nga yung isang nating kasama. Pinuntahan na, ayan, binuhat na yung yung PBC. Ayan yung magiging pangkulong natin sa kanila sa ibaba. Para yung magkakaparehas ng size, ilalagay ulit natin yan sa butas na yan. So yung iba naman lalagay sa net. So ayan, tinuro ko nga at sabi ko, kunin niya yon at para dyan ilagay yung ating net. So ayan, binaba niya na. Makahubad pa yung ating kasama. At ayan nga, yung ating mga kasama dyan is mga Myanmar. So nalilito sila kung paano ang gagawin nila. At ayan, nagsimula na sila. Ayan, hahatake na ng isa, tutulak na para yung isda malipat sa kabilang pwesto. Ayan, nalilito na siya kung anong gagawin niya. Ang sabi ko, buhatin niya tapos ilipat yung PBC sa kabila. So ayan, nalilito ang ating kasama. Ayan, nahirapan ako magturo kasi ako yung nasa taas. No? Mahirap kasi bumaba, baka mabasa yung ating gadget. So ayan, binuhat nga, pinuntahan ng ating kasama na isa. Kasama niya na isa, ayun, binuhat at nilipat. Ayun, nagkantsawan pa. Gawa nang hindi niya alam. Ayan, natutunan niya na para ilipat yung mga isda sa kabila. Ayan, tinutulak na nila. Sa pagtulak nila niyan, mapupunta nila yung ano, kabilang isda niyan at mapupunta sa kabila. Ayan. Ayan na, ala na, ayan na. Ayan, malapit na sila makulang. Ayan, to the rescue nga yung isa nating kasamang Myanmar at bumaba na, nakahubad pa para si Superman na biglang lumusot na lang sa isang gilid. Ayan, kinuha niya na yung oxygen at saka yung hollow block na nakaipit dun sa oxygen para madaling itulak. So ayan, yung ating kasama, tinutulak nila. Kukulungin nila yan sa isang parte, sa isang lugar para naman magamit pa natin yung kabilang lugar na yun na walang isda. So ayan yung isang kasama na nakahubad at parang bobosyo-bosyo at hinagis lang yung kaba na napatingin pa yung isa gawa ng nagulat. So ayan, kukunti lang yung ating mga isda. Ayan yung tinatawag natin na long food. At maya-maya yan, ilalagay natin yung mga ating mga isda dyan. Ayan, sige. Dakutin nyo ng dakutin yan at hilong-hilo na yung mga isda. Ayan, kanina no, masyado masigla yung ating mga isda. Ngayon nais na hihilo na sila gawa ng pampatulog. So maya-maya, pipiliin na nila yan at babalikan na lang namin kayo. At hinuhuli pa nila, no? Baka matagalan mahuli at mainip kayo. Sige, no? Abangan nyo mamaya ang pagpili nila sa ating mga alagang grouper. Ayan nga, nangyari, nasira yung ating kiluhan. So nangyari, nagpakuha tayo ng bagong kiluhan. At para tama yung kanilang sizes pag pinili na ang kanilang mga sizes at ang kanilang timbang. Para pag pinagsama-sama natin ang timbang nila is hindi magkaka-watak-watak. So 1.1 to 1 kilo is ayan po ang kanilang mga timbang. So ayan, umpisa na nila yung maya-maya at nagpe-prepare pa ng mga net. Paglalagyan ng ibang isda na pare-paras ang size. Ayan, sinukat-sukat niya pa. Gawa ng tine-check niya kung tama talaga ang timbang. Parang duda pa yata ang ating kasama. So ayan, makikita nyo, hilong-hilo na yung mga ating mga isda. So pinalagyan natin ng konting tubig yan. Gawa ng masyado silang nahilo, nalasing sa kanilang
yung nilagay nilang pampatulog. So ayan, tingnan nyo, mapapansin nyo yung mga isda, hindi gumagalaw kahit nasa kiluhan. So makikita nyo guys, ayan na, nagsimula na sila ng pili. Ayan, pinaghiwahiwalay na nila, pinagsama-sama na yung mga magkakasamang size sa kanilang mga designation ng mga lagayan. So yung kanina, ang same size na sa isang butas na iniwan natin, kung ano yung maraming size na parehas, is dito natin ilalagay sa butas na to para hindi na tayo mahirapan magbuhat sa kabilang sizes. O ayan guys, no? Naturo ko po sa inyo kung paano kami dito magpili sa aming palaisdaan ng aming mga alagang grouper. Sana sundan nyo pa po ang aking mga vlog at marami pa po kayong matutunan dito. Huwag po kayong mag-atubiling mag-comment kung inyo pong gustong magtanong at willing po tayo nating sagutin yan ng yung mga comment dyan sa baba. So ayan guys, no? Ang ating mga kasama nakahubad pa at kinikilo nila muna at sinecheck nila, double check nila yung ang sukat, ang timbang para naman hindi masyadong magkalayo ang kanilang mga sizes. So paano guys, no? Ayan, maraming salamat. Welcome to DJ Jer Remix. Happy listening to Mabuhay Music Radio. This is your Papa Jer, ang nag-iisang brutsador ng Mabuhay Music Radio. Basta si DJ Jer, the best na makasaot ng ideya. Non-stop ang hatawan, basta kasama si DJ Jer. Idol na, tisoy pa. So maraming salamat guys, no? George Vlog Official ng Phuket, Thailand. Maraming salamat po sa inyong pagnood sa ating vlog ngayong araw na ito. God bless po sa lahat.